Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, may sasagutan lang tayo ng isang random math problem coming from algebra, mga lods. So ito yung tanong, mga lods. Factor completely 2y cubed plus y squared plus y minus 1. So ganito, ituturo ni Sir IJ yung mga some of the factoring tricks na alam ko, and yun, at least ma-share ko sa inyo, mga lods. So sige, try na natin sagutan. So ito yung pinaka-given natin. So ang first tip, ang pinaka-first advice na mabibigay ko, try to parang isipin nyo muna yung mga possible roots niyan. So for example, 'di ba ang constant natin is -1, so ang possible factors niyan ±1. Pero mayroong kang leading coefficient na 'to. So ang pwedeng maging factors niyan using the rational root theorem, so pwedeng ±1, ±1/2. So parang kapag naka-equate lang yun sa 0. Pero paano kung expression na siya? So parang ganun din siya, mga lodi. Wala rin namang pinagkaiba. Pero dito sa session natin na ngayon, tuturuan ko kayo ng paano yung pag-groupings ng mga terms, paano yung pinakamagandang analysis. So ito. So ang gagawin ni Sir IJ, analyze niya to 2y cube. Kung mapapansin niyo yung mga coefficients ito, 2, 1, 1, tsaka -1. So ang gagawin ko, mga lodi, ito, gagawin ko tong y cube plus y cube. Diba, wala naman akong pinano. Yung 2y cube, ginawa ko lang, pinaghiwalay ko lang siya. Plus y squared, plus y minus 1. Tapos, ang gagawin ni Sir IJ na trick, eto, pagsasamahin niya. So, we have y cube minus 1 plus y cube plus y squared plus y. So, ito yung natira natin, mga lodi, di ba? Ayan yun. Alam mo yung factoring ng y cube minus 1, the difference of 2 cubes. So, that is y minus 1 multiplied by y squared plus y plus 1. If nakalimutan, mga lods, balikan po yan. So that is plus, ito, common factor is y. So ano mangyari dyan, Sir IJ? So sige, buray na lang natin itong mga lods para ma-extend. Y multiplied by y squared plus y plus 1. Uy, Sir IJ, magkamuka. So pwede na natin i-factor yan, mga lods. So mangyari, y minus 1, i-add mo ngayon kasi plus y. So that is 2y minus 1 multiplied by y squared plus y plus 1. Okay? So, yun yung first method natin. Ano yung pangalawang method na pwede natin siya i-factoring? So, yun nga, pwede nyo gamitin yung rational root theorem, pero I leave it up to yung mga lods. Yung pangalawang method na ituturo ko is some sort of algebraic manipulation. Parang, I mean, mamanipulate natin yung expression, mga lods. So, ang gagawin ko, itong 2y cube plus y squared plus y minus 1, i-multiply ko itong mga lods by 4 over 4. So, wala naman akong binago, di ba? Ang 4 over 4 is 1. So, pwede ko siyang gawin na, times 4 natin. So, 8y cube plus 4y squared plus 4y minus 4. Pero meron tayong 1/4 na multiplier, mga lods. Na gets? Ito, tinimes ko muna ng 4, tapos yung 1/4 nilabas ko. Sir IJ, bakit po naging ganyan? Kasi dito, ang gagawin ko, I will do some substitution. So let's say, let u equals 2y. Diba ang 8y cube is equal to 2y quantity cube. So this will become 1/4 multiplied by u cube plus ito u squared plus ito ay 2u minus 4. Diba, mga lods? Tama ba? So ano na mangyari dyan, Sir IJ? So, ang gagawin na natin dyan, mga lodi, ito naman na yung ifa-factor natin. So, what will happen then? So, meron tayong 1/4. Ito, gamitan ulit natin ng trick. So, we have u cube minus u squared. Tama, mga lods? So, ano mangyari dito? So, magiging plus 2u squared. Kailangan pa lang natin gawin dito, mga lodi, before pala tayo mag-proceed dito. Kasi baka mabigla or nabilisan kayo, try to observe first the coefficients. So, di ba ito, mga lods? 1, 1, 2, negative 4. So, 1 plus 1 plus 2, that is 4 minus 4, 0. That means na yung u equals 1 is already a factor of this 1. So, kung gusto nyo mas mabilis, pwede naman kayo mag-synthetic division kung mabilis kayo mag-ganon. O kaya kung gusto nyo ng groupings, kaya lang it will just mas mahihirapan kayo pag-groupings kasi you have to think carefully. Pero kung naisip nyo na, uy, 1 agad, automatic okay na yan. So, ito is 1, 1, 2, negative 4. Tapos 1 yung naisip natin kasi 1 will make it
factorable. So that is 1 times 1, 1. This is 1 plus 1, that is 2. So 2 times 1 mga loads, that's 2. 4. 4 times 1 mga lodi, tama ka dyan, that is 4. 0. So this is equal to 1/4 multiplied by u minus 1 times u squared plus 2u plus 4. Di ba mga loads, tama? So ano na mangyari dyan? 1/4, yung u balik mo ngayon, 2y minus 1 multiplied by 2y squared. So that is 4y squared plus 2 times 2y, 4y plus 4. Kaya lang may 4 mga loads. Therefore, the final answer is 2y minus 1 times y squared plus y plus 1. So that is the beauty of math. So pwede mong i-create yung mga solution mo in so many different ways. Mga loads, so many na different pa, diba? Hindi, I mean yun lang yung parang pinakakagandahan ng math. So pwede mong i-present yung solution mo sa iba't ibang klase ng paraan. Creative, mga loads, diba? So diyan tayo magkakaroon ng parang interactive discussion na, uy, at least ang ganda ng solution nito. So yun mga loads, just in case may questions kayo or clarifications, comment lang kayo sa comment section. Maraming salamat and I hope you all the best. Keep safe and pagpalain kayo in Lord. Bye-bye for now.